bago sa atin ng mga albularyo. Sila'y manggagamot ng mga ekstraordinaryong karamdaman tulad ng nakulang, naengkanto o nasapian na hindi raw kayang bigyang lunas ng siyensya. Pero sa kabila ng hindi maipaliwanag na kakayahan, meron pa rin hindi tanggap ang ganitong klaseng pagagamot. Ito raw ay hindi makamundong kakayahan at ang paggaling sa pamamagitan ng mga orasyon ay hindi raw dapat pinaniniwalaan. Ako po si Camille Palma. At ako naman si Gio Mendoza. At samahan niyo kaming tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga orasyon na ito. Ito ang MASID! Sa liblib na baryo sa Pandi, Bulacan, may albularyo na kilala dahil sa kanyang kakayahang manggamot ng mga di pangkaraniwang karamdaman. Siya ang takbuhan ng mga taong nagkakasakit na hindi kayang bigyang lunas ng ordinaryong doktor. Pero sino nga ba ang albularyong ito? Base sa aming mga nakausap, si Amang Josep ang albularyong kanilang pinagkakatiwalaan pagdating sa mga hindi maipaliwanag na karamdaman. Oo, kasi na-experience ko before na nagpatingin ako na may sakit ako noon eh, may lagnat. Tapos nagpaano ako sa kanya, nagpunta ako sa kanya. Tapos sinipo niya daliri ko, sabi niya may natutuwa daw sa akin. As in, parang makukulam. Ayun, buhat ng ginamot niya ako noon, nawala na siya. Buhat na, hindi na ulit. Ba kayo natatawag na nakapagpapadala siya? Oo, siya mo siya, isang albularyo dito sa amin sa bayan ng Sante. Ngayon, ako yung naniniwala sa kanya na ako ay isang niyang napagaling. Siya ako nagpagamot sa kanya dahil merong naano sa akin ng babara. Naniniwala ako. Eh kasi nakikita ko naman eh. Tsaka na nagpapagamot nga kami sa kanya. Eh pagka merong dumalat ng gitong yung mga nagwawala na sinasabihan ng bad spirit. Eh talagang sila minsan angkat na yung tulong hindi nila makaya. Sabihin niya na bitiwan nyo papasok ng pusa yan. Ang gagawin niya, di bababa doon sa kabila, ano, papasok nga. Yun ang aking nakikita. Nadatna namin si Aling Riza na nagpapagamot kay Amang Josep. Ang akalain na normal na sakit ay may tinatago palang kakaibang misteryo. Ang pagpahid ng langis at paglapat ng papel sa noon nito ay ang paraan ni Amang Josep upang malaman kung anong sumapi dito. Para matanggal ang sapi sa katawan ni Aling Riza, pinahawak ni Amang ang kanyang baston. At doon na nga nagsimula ang pakikipagtunggali nito sa elementong nasa loob ni Aling Riza. Nang mahalikan ng baston, saka nag-orasyon si Amang at binigyan ng payo ang kapatid ni Aling Riza sa dapat gawin para matuluyan ng mga sapi. Dahil magkakontra ang gamot at saka yung bad spirit, ayaw mag-assignment, tubig, o sige, takasan mo. Mahilig ka ba sa maalat? Okay, tubig lang tubig, mahilig ka sa maalat para may alimit. Sa hospital, yung nalang sa himself.
pinapaan pagka kama sa pagkulit mo sa bahay na kayo na ang gamit. Ganun pa rin malaki ng bago. Kaya nag-expect sa ito na magpapain ako sa kuyari. Kasi ang nararamdaman ko, iba malamit. Masok ko pala parang ayaw na akong pakusok. Sino po siya? Hindi ko siya mapuan. Basta pansye. Maitim. Makikita niyo po siya? Nanay na talaga siya. Pero ayon kay Reverend Leo Duites, missionary at Bible professor sa Norway International Fellowship at marami ng karanasan sa ganitong kababalaghan, ang mga albularyo daw ay mga taong nagpapaalipin sa mga demonyo at kapag nanggagaling sila, pinapalipat nila ang sakit sa katawan nila. Kasi nakikita mo, nagpagamot ang albularyo, lumalakas. Pero yung totoo, yung demonyong tinawag niya na sumapi doon sa may sakit, lumipat sa kanya. Inuutusan niya yun, dadagdagan. Kaya yung matatandang albularyo, lumalakas na yung kanilang, ano, kasi marami na silang demons. Kundi ito isang bigay sa akin to na ako choir ako ng simbahan. No, okay, nasa posisyon ng choir. May nalaglag sa akin na parang isang dahon ng kawayan. Akala ko dahon niya. Pero natay ko matapos ang misa, nung kunin ko, stick pala siya. Yung ginagamit kong pamparusa sa mga mayroong sapi. Ang albularyo ay isang tao na nagpaalipin sa isang set ng demonyo or hindi man isang set ng demonyo, mayroong power sa kanya dahil meron siyang mga cursed objects. May mga possessed, may mga evils, yun ginagamit na entry point. Pag suot mo yung ganitong amulet, pag meron kang ganitong nakasabit sa pag mo, kapag tinatawagin nila lucky charm, yung mga ganung mga spiritual mindset na unbiblical, they dwell on that. Yun ang kanilang mga belief. Pinanggit ko kanina, malalim na dasal yun. At tumingala kayo sa taas, mababasa nyo yung salita na Panginoon ko. The name of Jesus is not a magic word. We know that Christianity is not a gift wrap. It is a relationship. It's a living relationship with Christ. Sila lahat na mga aking nakapaligid dito, yung mga kanya-kanya kapangyarihan, kagaya ng Mama Mary, St. Joseph, Nazareno, mga Santo Niño. Kaya pinagsama-sama ang lakas sa inyo pong karunungan at kapangyarihan. You mentioned the name of so many saints, so many gods, anytime. It means nothing. Sa kabila ng hindi pagsang-ayon ni Dr. Rosalind Quinto, sinasabi niya pa rin na nasa tao ang desisyon kung kanino sila lalapit. Una, dun, naniniwala sila doon, no? Diba kahit saan naman sila lumapit. Kung naniniwala sila sa doktor sila. Kung naniniwala sila sa albularyo sila. So, yun naman kasi ang unang makaka-affect sa decision nila about to which. Hindi may kakaila na ang ganitong gawain ay hindi tanggap ng ilan. Pero ito ay pinapahalagahan ng mga naniniwala rito at patuloy pa rin ang ganitong kultura. Kakaiba man para sa iba, kailangan pa rin respetuhin. At kahit pa man ito ay hindi mabigyan ng konkretong paliwanag, hanggat may naniniwala dito, ito'y magpapatuloy. Muli, ito po si Gio Mendoza. At ito po si Camille Palma. At ito ang MASID.